Ito ang Murillo Velarde map, na pinangalan sa Kastilang Praile, misyonero, historian at cartographer o mapmaker na si Pedro Murillo Velarde. Kinomisyon ito noon nung nakaupong Governor General Fernando Valdez Itamon. Kasama ni Velarde na gumawa ng mapa ang mga Pilipinong sina Nicolas Bagay at Francisco Suarez. Ginamit itong ebidensya ng Pilipinas sa arbitral victory nito laban China sa The Hague noong 2016. Ito ang unang scientific map ng bansa na kita ang dalawang lugar na kasama sa maritime dispute. Nakadrawing sa Murillo Velarde map ang Scarborough Shoal na dating tinawag na Panakot, pati ang Spratly Islands o Los Bajos de Paragua. Binili ng negosyanteng si Mel Velasco Velarde ang mapa sa halagang 12 million pesos sa isang auction sa London noong 2014. Matapos ay binigay niya ito sa pamahalaan. Para kay na Velarde at sa historian na si Xiao Chua, klaro sa mapa na may jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla. Iinarap yun sa arbitral tribunal na nagpapakita, meron talaga tayong jurisdiction doon sa mga islang kineklaim natin. Yun yung halaga ng mapa na yun. It's really our moral argument against our neighbor, which uses historical evidence as their argument. Every time they talk about nine dash line, we have to tell them we have the Velarde map. Because in this map, as early as 1734. Matapos na makatulong ang mapa sa arbitral victory ng Pilipinas, naniniwala si Velarde na may mas malalim itong kabuluhan sa panahon ngayon. Beyond or even before late 18th century, we had an idea of a nationhood that, as you can see in the map, the Filipinos had a clear understanding of what is right and wrong. Filipinos, or the native, or the Indios, were self-reliant. Murillo Velarde made sure that it is not just a map that shows the islands and rocks. It's also a reflection of the lives of the Filipinos, early Filipinos here. Nagpapakita ito ng vignettes doon sa gilid, no? Ibig sabihin ng vignettes, mga larawan na nagpapakita na meron tayong agrikultura, meron tayong pakikipagkalakalan. Bagamat binuo tayo bilang isang teritoryo ng mga Spanish, ano na lang yun? Kumbaga, nandyan na yung kabiasnan eh. Permanente nang i-display ang Murillo Velarde map sa National Library of the Philippines sa Maynila. Kabilang ito sa permanent gallery ng NLP, katabi ang ibang historical treasures tulad ng manuscript ng mga akda ni Dr. Jose Rizal. Itong mapang ito ay kasama sa mga dokumento na nagbuo sa atin. Kung saan binuo tayo ng mga papel na ito, ng mga salita na ito, pinag-isa tayo bilang isang bansa. Makikita na ng publiko ng libre ang mapa at iba pang artifact ngayong bukas ng permanent gallery. Sa isang pahayag, sinabi ni NLP Director Cesar Gilbert Adriano na katuparang ipamalas sa lahat ang isang pambansang yaman na sumasalamin sa kultura ng bansa. At para kay Velarde, walang katumbas na presyo na matuto ang maraming Pilipino sa kasaysayan gamit ang isang mahalagang mapa. Paige Javier, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,